Simula na ng ballet class ni Sophie! Dancing. Romy, show them what you got. I don't know with ballet, but me too. Me too! it's upside down. Okay, upside down, Romy. You have to stand up properly. Teacher said she has to tie up her hair para it doesn't go to her face while she's dancing. Ah! It's water. The tutorial said that you need to spray water so you can keep it clean. So, yun yung outfit ni Sophie para sa first day niya sa ballet class. Ang ganda-ganda nga ng smile niya. Sobrang excited talaga yun. Ang tagal na din kasi niya nare-request na mag-ballet class siya. Di pa kasi siya pwede before. Kailangan 3 years old. Last week nga lang, nag-ask ako saan may ballet class dito sa South. Thank you pala sa mga nag-suggest sa amin at nag-PM pa nga. So, kaya nakahanap kami dahil ito, ni-reco lang din sa amin to. On their first day, sabi ni teacher, pwede pa daw mag-stay sa room. Guys, gustong-gusto ko mag-stay sa room kasi naka-aircon. Kaso itong si Little Donya, aba, hindi na ako pinapansin nung sinabi kong punta na siya kay teacher. Magpapaalam pa nga sana ako. Kaso grabe, sobrang excited talaga siyang pumunta kay teacher and sa classmates niya. Lumapit pa nga ako sa kanya. Yan, ganyan yung pwesto niya. Nakadapa siya. Tapos sa likod niya, kinakalabit ko siya. Nagpapaalam ako kasi baka mamaya biglang umiyak. Isipin niya, iniwan ko siya doon. Pero girl, kibber. Nilingon lang niya ako. Tapos carry bells na siya. Sayang naman, hindi ako nakapag-stay. May aircon pa naman, char. Pero proud ako sa kanya, sobra. I prepped her din naman before mag-start yung class. Kami ni Daddy B, kinakausap namin siya everyday. Sinaset din namin yung expectations niya, kung ano ba yung mga mangyayari doon. Told her din talaga na eventually, kailangan namin lumabas sa classroom. Si teacher lang, tsaka yung mga classmates niya yung maiiwan with her. Pero yun, I promised her naman na nandun lang kami sa labas, waiting for her. Actually, this shows din naman talaga na ready na siya for this. So, ayan, dito sa labas kami nag-aantay ni Daddy B. Nako, nakakatuwa siyang panoorin. Alam kong enjoy na enjoy siya at nakikinig siya sa teacher niya. Baby ballet pala yung tawag sa class nila. Mga 3 to 4 years old yung nasa class na to. For 20 sessions, 11,000 pala yung bayad. And then magkakaroon sila ng recital pero separate na bayad pa yun. Plus may separate bayad din for the uniform and shoes. Oh, nakakatawa pala, naninita dito si Sophie. May isang kid kasi dito na gusto naglalakad-lakad ng konti. Tapos yun nga, binibit-bit niya papunta dun sa mat. Ay, Diyos mio, tas yun, na-check pa ata niya dito yung posisyon ng paa. Ay, Sophie, nakakatawa. Teacher yarn. After class naman, tinanong pala ako ng teachers niya kung ilang taon na daw si Sophie. Sabi ko, kaka-3 lang niya nung last month. Tapos ang comment nila kay Sophie, she's matured daw for her age. Nakikinig daw talaga kasi siya kay teacher. O, diba? Nakaka-proud naman talaga. How's ballet class? Happy. What did you do? I do the tiptoe. Tiptoe? Okay. Tomorrow you're gonna have a class again, huh? Mm-hmm. Are you ready? Mm-hmm. Yeah, okay. Wow! Ganda naman! Ah, blue yun dress. Yung nilabhan mo kahapon? Ha? Yeah. Where are you going? To ballet class. Buti dumating na yung ballet dress na in-order ko for her. First day nila, kung mapapansin nyo, siya lang yung walang ballet dress. Intindihan naman niya kasi sinabihan ko naman siya na umorder na nga kami. So, hindi pa kasi dumadating. Kaya nung dumating, nung hapon na, sabi ko labhan niya, aba sige, naglaba nga. O yun, 3 times a week yung class niya. And I'm sure marami na naman magbabago pagkatapos nitong sessions niya dito. O, ang tatay, seryosong-seryoso panoorin ng anak. Title na ba? Char! Wala pa daddy, masyado ka seryoso. Pero alam niya, sobrang proud niya ni daddy. After that, kumain lang kami sa labas ng lunch and then dumiretso na din kami sa school. Kung nga sa kanya, baka gusto niya magpalit ng damit. Sabi niya, gusto daw niyang suotin to buong araw. Alam niyo, feeling lang din namin, proud na proud siya na nagbe-ballet siya. Kaya ayaw niya magpalit ng damit. Tapos aba, nagkukwento na nga kay teacher dito sa school. Nung pauwi na kami, aba, nakatulog sa sobrang pagod. Ayun lang, love.